Mandabilia guys ang tawag dito sa pink na flower na ito. May iba pa yung mga kulay. Ayan silang dalawa. Yung white na ito may yellow sa gitna. Hello guys, good morning. Ayan, medyo malamig po ang panahon ngayon. 2 days na ngayon na ganito kalamig ang panahon. Pero okay lang po, masarap sa pakiramdam. Kapag tanghali, minsan mainit naman. Pero okay lang. Ayan, maaga po tayo nagising. Ang aking kasama, ayun na, nag-iikot na po, nag-check na. Ganun lagi yan sa umaga. Pero sabi niya, iikot daw po kami mamaya kasi gusto niya ng bonggenbilya. Kasi ilang kulay po yung nandito, gusto niya na dagdagan. Kaya sama lang po kayo mamaya. Tingnan niyo yung, ayan, lagi niya ako itinatama dyan. Puno daw yan ng buko. Ay, ng nyog. Hindi daw yan puno ng buko. Kasi lagi ko daw sinasabi ay puno ng buko. Pero ano po ba talaga? Puno po ba yan ng nyog or puno ng buko? Diba guys? Ayan. Lamig. Pupunta daw po tayo ng tanawan. Ay, ano nga yun? Laurel. Basta parte po doon. Pupunta po tayo sa parting yun para doon tayo titingin ng bonggenbilya para na rin tayong naggagala. Kaya lang yung dadaanan po natin, medyo paikot-ikot. Kaya yung mga sasama dyan, mag-ready po ng bonamin. Ayan. Ready lang po kayo, sama kayo sa ating pupuntahan kasi maganda po yung lugar na yon. Ako din na-excite. Maya-maya lang daw po. Para kung okay po, kahit maigse, mag-upload po tayo ng video. Guys, habang hindi pa po tayo naalis, nagre-ready pa ang ating bossing. Ayan, pakita muna po natin yung mga plants na nabenta natin at saka itong mga plants na nagagandahan dito sa ating garden. Guys, gusto ko lang i-flex itong mga namay nitong last live selling natin. Sa mga gusto pong mag-antay ng live natin, i-ano nyo po ako, follow sa ating FB, Presi Endoso, kasi doon po ako madalas nagla-live kasi doon po sa page natin na Plantita Verde, nawawala po yung ating video or live. And ito po yung mga na-mine. Ito, isang tao lang po ito. Yan, ang gaganda po ng mga na-mine. Talagang una-unahan po sila, natutuwa po ako kasi nagugustuhan nila yung mga halaman natin. At ito po, tamang-tama, kahapon naglagay po tayo ng fertilizer kaya hindi muna agad siya maglalagay ng fertilizer. Tama din itong ating yan, rubber tree. Yan si Ruby. Pero marble siya dito sa ibaba. Yan, ito Ruby yung ibabaw niya. Ito may sanga po ito, dalawa. 300 lang yan na namain. Ito po yung butterfly fern. Ayan po yung dahon, oh. Ayan ang dahon ng butterfly fern. Para alam po natin, may maliliit na sizes nito pero ito po yung in-out natin kasi lush, maganda. Ito naman, ito ang laki-laki po nito, namain lang ito ng 550. Pero ipapat pa po natin ito ng yayamanin pot. Kasama na po sa 550 ang yayamanin pot. Ito ay Prince Albert. Yan, napakalaki po ng dahon niya. Ito yung maganda sa kanya, yung bagong dahon. Yan, pwede po itong pang-indoor. Malaki yan. 550 lang yan, patted pa yan. Iriripat pa natin. Kaya, ayan, ito po ay napapunta naman sa Batangas. Malayo po ang mararating niyan. Ito, ito magaganda rin dito. Yan, o diba guys? O, yan po yung mga na mine. Ito yung ating red diamond. Ito po ay 500. May dalawa na po itong babies. Kaya super established po yan. Ito pa yung isang batch. Ito golden. Ay ano po ito? Green sana doon na makapal na siya. Patted yan. 350 lang po yan na mine. At ito gigantium 250 in white pot. Ayan guys, oh.
Diba? Nakakatuwa po. Ang sarap-sarap pong mag-live kapag ka ganoong madami pong nagtitiwala. At saka masaya po yung short live namin na patagal. Na lowbat lang tayo. Ito po yung ating, ayan o, 100 lang po ang benta ko nito. Si Dancing Lady. At itong Albo, ayan, makapal po yan. 250 lang yan. Lalo naman ito, si Heartlip. 250 lang din yan. Tapos, ito pa yung dahon niya. May sana magtuloy-tuloy ito, o. May ispat ng green. Meron naman ako dito na, ayan, yung katuray na pink, guys. Sana mapatubo yung buto. Yan o, ang ganda ng kanyang bulaklak. O, kulay fuchsia. Yan, kinakain po yan. At saka ito pala, marami palang health benefits ang ating katuray. Ayan guys o, tingnan nyo kumpulan yung kanyang bulaklak. Yan, ipopropa natin ito. Pero titingnan natin kasi meron pong buto. Ito yung buto niya. Yan. Medyo magulang na ito. Baka pwede pong anuhin natin, patutubuin para silang sitaw. Pero yan po yung buto ng ating katuray. Pang outdoor yan. Pang gulay. Naman yung ating variegated na lemon. Na sold out ito guys. Wala na po. Yan. Meron akong isang puno, titingnan natin kung ipopropa natin para mapadami po natin. 380 lang ito, ang ganda niyan. Ako na din tong variegated na bougainvillea. Ayan, ito po ay kulay orange. Ayan, nakita nyo, ang ganda po ng kanyang bulaklak. Ganda rin ang kanyang dahon. Ito ay lush and potted po yan. Yan po ay na-out natin ng 450. At i-deliver na din po ito. Ito pa yung isa na, ito po ay fuchsia red. Yan, variegated din yan. Yan, ito naman, na-out ko ito ng 350. Yan, dalawa yan, iisa po yung may-ari niyan. Yan, 350. Tapos ito, ayan, yung mga ano na to na white, na-out ko po ito ng 200. Ayan. Diba? Mga ano po ngayon kasi ang... Pero ito pong mga variegated, iyan po continuous ang bulaklak. Kung narinig nyo po yung sabi nung... Yung binlag po natin, ayan. Iyan po ay continuous ang bulaklak. Basta tatanggalin yung talbos at saka yung mga lumang flower niya. Bubulaklak po ulit yan. Unlike sa ordinary, talaga daw pong nawawala yung bulaklak. Ito naman yung ating papwa. Yan. Nagandahan po ako dito sa pagka-bonsai, yung pagka-ano ng puno niya. Bonsai. Ang ganda po ng tubo. Ito ay 120 lang yan. 3 pots po ang available. Maganda po ito sa white pot. Hindi ko pa lang nailipat kasi nga po, kung 120, reasonable na pong mabili. O, ayan. Ang ganda. 120 lang yan. Kung ilalagay kasi sa paso, syempre, i-add po natin ang paso. Baka maging 200 na siya. Dahil ayoko naman po ng basta paso lang. Gusto ko yung maganda. Para happy din ang bibili. At happy rin ang ating plants. Bubulaklak na pala itong ating alamanda. Ayan guys, meron tayo ditong alamanda. Ito yung ano, hindi ko pa to pineplex kasi nga po wala pa yung flower niya. Pero ito, ayan na yung buko. Ito pa siya. Naku ba ito, ma'am? Ah, ayan, may mga buko-buko na po ang dulo. Oh, ayan pa yung ano niya. May mga sanga na rin yan. Ang mga dulo niyan bubulaklak. Oh, ayan guys, pag gusto nyo po ito, ito i-out ko po ito ng 400. Kasi malaking size po ito, hindi po ito yung maliliit. Yan, malalaki sila at makapal. 400. Hindi ko na po ito ilalagay sa paso kasi mostly po ito ay nilalagay sa direct sa lupa. Kaya kung gusto nyo pong ipaso,
kayo na lang po. Eto guys, na out din ito. Ayan, 500. Oh, ito po yung mga pahaba ang dahon. Ito, regular customer ko po ito. Matagal na kaming magkasama nang nakabili nito. Ayan, dalawa yung ano niya. Nag-iipon talaga siya palagi bago ipalalamove. Ayan, kanya po yung dalawa na yan at may kasama pa yung order. Ayan. Ito naman, ito, 75 lang ito. Ayan, 75 lang guys ito. Ito yung silver tone. Kung meron tayong white tone na aglaw, ito po ay silver. Ayan, 75 na lang yan. Nakasidling bag lang siya. Pero malaki na. Ipeflex ko lang po itong aking black spoon. Ayan. Talagang ito, bantay na bantay ko. Napalaki ko na siya. Maliit lang po ito dati. Pero ayan, dahil ang antorium naman po, hindi talaga siya mahirap alagaan. Yung ano po ang ano eh, yung presyo. Doon minsan nagkakatalo. Kaya hindi tayo basta-basta makabili ng antorium. Yan po siya, si Black Spoon. Antayin nyo po siya na mapadami natin. Ito pa yung isa. Ito from Thailand ito. Pero ang ganda po ng ano oh. Kasi black ano siya. Black talaga siya na meron siyang golden golden. Ito guys oh. Ayan. Pero dito nawala na yung mga golden. Pero at least pag lumapad ang dahon niya na puro black siya, maganda siya. Okay lang sa akin kahit na nawala po yung variegation, pero syempre binili natin ito na variegated. Pero ayan, may konting spot. Sana paglaki niya, meron pa din. Ayan, halos na sold po ang ating mga aglaw. Pero ito, meron pa pong natira. Ayan. Ito po ay 750. Ayan. At ito naman, si Emperor Suksum. Ayan, napakaganda po ng kulay nito. Ito na lang yung natitira. 300 lang po yan. 300. At ito, ito naka white pot ito. Ang nagagandahan kasi ako din eh, sa dahon. Tingnan nyo guys, may pink. Halos naghati na sila. Ayan. May mga pa-surprise ang ating mga aglaw. Ito po ay 150 lang. Tatlong puno. May babies na po kasi siya. Tapos nakalagay siya sa puting paso. Ayan. Tapos ito yung ating, meron tayo ditong 10K. Ayan guys, ito ay ya-out po natin ito ng, ayan, maganda na po ito, 280. Mga established po ang ating mga aglaw. Ayan, at ito, ayan, 750 po sila. Ayan, mga 750 yan. At dito ay 250. Ayan, ang ating red diamond. Ayan sila. Oh, ayan po ang dahon ng ating red diamond. Ito na, ah, ito pa pala isa. Oh guys, ito kasi mas ano, dalawang puno yung isa. Ito, isang puno lang siya. Oh, sige, bigay na po natin ito ng 250. Si Fuji Red, syempre as usual, 250 po yan. Dalawa na single. Ito, dito tayo. Guys, ito si Red Diamond. Ayan, ha? Tingnan nyo naman, mga bago na yung dahon niyan. Ang gaganda po niyan. Ayan yung kanilang mga paso. Malalaki po ang paso niyan. Tingnan nyo po yung size. May mga difference po yan sa sizes. Kaya sa presyo, syempre may mga pagkakaiba tayo dyan. Guys, ito, ina-out ko po ito ng 650. Ayan, 650. Ito, na-sold na din po ito. Ayan, iintay lang natin na. May kasama pa po yan kasi na order, kaya hindi pa yan ma-deliver. May kasama po yan bonggimbilya. At din eh, ito, si Red Apple Kuchin. Ayan, ito po ay 1, 2, 3. Ayan, kasi may babies na. Guys, ito tatlong puno lang ito. Ngayon, anim na siya. Ayan, patted na po yan. Oh. At ito ang ating mayang. Ayan.
300 na lang din po yan. Mga ano na to, guys, established talaga yan. Kasi ako ini-enjoy ko muna ang halaman. Kaya talagang established muna. Established yan pag in-out. Ito yung ating giant na moonlight. Diba? 850 po ito. Ayan na yung ugat niya. O, lumalabas. Pero guys, iyan, mas lalaki yan. Meron tayo doon mamaya. Ipapakita ko sa inyo, mas malaki kasi nasa malaking paso. At ito naman, si laksab. Guys, ito yung laksab na hindi nalaki yung dahon, ha? Kasi may laksab po na lumalapad talaga yung dahon. Ayan. Iyan ay 200. Ito, nalilimutan ko talaga yung pangalan. Sa susunod, ididikit ko na nga. Ayan, ididikit na natin ang pangalan niya. Kasi maganda, guys, ang kulay nito. Dito nga natin ilagay para makita nyo. Ayan. Ito po yung kulay niya. Oh. Tapos may mga babies yan. Hindi siya madamot. Mag-babies. Ito, i-out ko po ito, 300. Kayo na yung mag-ano ng babies. Kasi pag makapal, maganda. Yan, may mga ano po tayo ito, mga ordinary lang. 150, depende sa kapal. Meron tayong, ito guys, 80. Ayan, 80. Ito, ito 200 po ito. Ayan, iba yung ano niya. At ito si Kitty. Ayan guys, 350. Ayan na po yung paso niya. Oh. Sa bilog ko siya inilagay kasi maganda yung pagkalapad ng dahon niya, pabilog. Ito si Big Mama. Ayan, 750 po yan. Ito yung ating avocado. Ayan, pwede na po ito sa ayan, 280. Ah, ito. Ito medyo ano to, si Red Maroon na nagbablock, parang bloody red. Ayan, hindi siya ganun kabilis lumaki. Pero nagandahan po kasi ako sa kulay, lalo at itatabi natin sa iba. Diba? O, ayan. Ito po ay 350. At ito, meron tayo ditong Frozen. Ayan, sabi ko nga si Frozen, light ang kulay. Pero parang si Lucky siya, diba? Ayan. Yan po, i-out natin niya ng 300. Ayan, nakikita yung ating, yung buto ng Clary. Ayan. Oh guys, ito. Ito parang merong may-ari nitong isa. Yun na lang pong isa. Kakukunin natin. Oh, ayan. Ito po si 9K. Ayan yung kulay ni 9K. Check-check ang mga halaman, mga aglaw. Baka meron na kayo or baka naman wala pa kayo nito. Ayan. 280 na lang po ito si 9K. Guys, ang gaganda talaga ng mga aglaw. Hindi ako nagsasawa. Madami tayong Doña Carmen. Ito, meron tayong potted na Doña Carmen. Ayun po sa taas. Ayan, hindi ko na yan ibababa. Ayan, 300 lang yan. Tingnan nga natin kasi masilaw, nasisilaw. Ayan. Yan po yung ating Doña Carmen. Guys, pinagsama-sama ko itong mga Magnificum, Crystallinum. Kasi ang ganda po nila kapag kayong sama-sama. Ayan. Ito pala, meron tayo ditong Mother Monstera. Oh, hindi ko na na. Ikakat po natin yan. Tingnan nyo guys, oh. Pag kinat nyo, nagbibigay pa siya ng mas maraming sanga. Yan. Ito, malaki na yung ano kaya kailangan. Mailipat na po yan, maikat. Tingnan nyo po itong ating mga tineke. Dating kamamahal. Ngayon ay 250 na lang. Ayan, oh. Dati ang liit-liit po. Wala ka pang makukuhan 250. Ngayon, malalaki na 250. Oh, ayan. Guys, sabi ko, pakikita ko sa inyo yung malaking, ayan. O, oh, diba guys, si Giant Moonlight. Pagka po talaga nakalagay sa malaking paso, talagang iyan ay lumalaki. Yan, ang philodendron natin.
yan. Hanggang ibaba ang dahon yan. Talagang healthy po yan. Pasensya na, mix-mix ang ating pineplex. Ito naman yung ating mga favorite na ceratum. Ito po yung ceratum na nagtitrail. Yan. Tapos, ito naman yung ceratum na napapaspas po ng hangin dito. Ito yung hindi siya masyadong nagtitrail pero tumataba ang kanyang puno. Guys, nabakante ang ating lagayan ng mga aglaw dito kasi nga po ay na-out natin. Yan, ito na lang yung natitira. O 250 o 220 kasi yung paso niya eh. Ito 350, iba po ito. Yan, iba yung ano. Tsaka yung dahon niya maganda siya. Maganda yung bagsak ng dahon, naka-carb ganun. Ayan. Ito, yan 280 kasi white pot siya. Meron po tayo ditong golden calkins. Ayan. Ito po ay 400. Itong isa pwede na to sa 350. Yan, mga ganyan po ang presyuhan. Guys, ito yung green ceratum na walang kupas. Kasi pag malaki na, ang ganda po talaga. Yan o. Pero mura na lang yan. Yan, yan po, i-out ko yan ng 350. Napakalaki na niya. O, ito yung ating magandang golden ceratum. I-flex ko naman itong ating red sun. Yan, bakit ba siya red? Siguro dahil dito sa kanyang dahon nakadalalabas yung talbos. Ayan, yung bagong talbos nagiging ganitong kulay siya. Pero kapag kayong medyo matured na, ayan, nag-iiba na po siya, 'di ba? Parang chocolate brown na may pits sa gitna. Tapos hanggang sa ano, nagiging ganito na siya, green. Ito 'yan eh nung una. Maliit lang yung dahon niya. Pero ngayon, ayan, lumalaki na siya. Yan o. Love na love ko po talaga ang mga golden ceratum. Ito, nalilom to. Kaya ayan, naging niyo. Nakita niyo po yung pagkakaiba ng kulay? Ayan, kapag ka po matagal sa loob na nasisilungan, nawawala yung pagka-golden. Kaya ito, binalik ko po siya sa initan. Yan o. Oh guys, ito yung ating mga ano, pwede na ito sa 250 red sun. Kayo na po yung magpalaki. Yan, ito po yung paso niya ganyan. Yan si red sun. At ayan ang ating golden melaloni na po pwedeng, ayan po yung nasa maliit na lalagyan, pero malalaki na din ang dahon niya. Ayan, 850. Yan, ito yung sumunod na laki. At ito yung yan, mas malaki. Guys, ayan, ang laki niyan. Sana lang magtuloy yung kanyang splash na dark green para mas lalo siyang maganda. Siyempre, ipe-flex ko din naman ang ating favorite, ang Red Congo na nasa puting paso. Kaya ito, kailangan na nito ng paso na mas malaki pala. Ayan. Kailangan na siyang ano. Kasi nakakaawa po ang halaman kapag hindi na ilipat sa mas malaking paso. Yung paso namin, nilagyan namin ng butas po sa gilid. Ayan. Para may hangin na makapasok or makalabas naman yung sobrang tubig. O, ayan. Ito po yung round form na Miss Golden Flame. Oh, ito naman yung giant natin. Kasi yan, ang laki-laki po ng paso dyan. Ayan siya. Oh. Ayan guys, 4-5 po natin yung ina-out. Ang dami ko nang na-flex, ang kasama kong iniintay, ang tagal-tagal pa, ang dami pang ginagawa. Guys, ito yung round form na melaloni na golden. Yung isa pala, golden flame yon kasi makapal po ang dahon niya. Pero ito, tingnan nyo. Oh, mabilis po lumaki ang kanilang mga dahon. Lilipat na natin yan sa ano, sa mas malaki. Tingnan nyo guys, napakaganda. Siyempre, na-fertilize po yan, na-alagaan. Ni Yoyo, si Yoyo ang tagalagay po ng
mga fertilizer. Siya po ang nag-ano niyan. Naka-schedule yan sa kanya. Ito, golden melaloni din yan. Red stock po. At ito yung ating, ayan, variegated na sensation. 400 po yan. Malalaki na po yan. Napalaki na natin. At ito si Snowdrip. Oh. Guys, ang ganda ng barn Snowdrip. Ito po, ina-out ko po ito ng 750. Habang hindi pa siya, ano, kasi pag sumunod na dahon dyan, mas malaki. Siyempre, iba na po yung presyuhan. Oh, ito yung ating mga Snow White. Ito, maraming tayo ditong Doña Carmen. Yan. 300 ko lang po ito ina-out. Pero meron tayong malaki. Ito si Pink Siam or Red Lipstick or Happiness. Ayan, 300 po. Ayan, yung ating mga paragon. Ayan, na-fertilize po yan, kaya maganda. Ayan. Guys, ito yung makapal na Doña Carmen. Pamutate na po yan. 500 yan. Uy, ito parang puti. Parang puputi. Iba-iba po talaga. May sorpresa po ang bawat aglaw natin. Ito pa yung ating Congo. Siyempre, ipe-flex natin itong inaabang-abangan natin na magkaugat. Ito po yung ano, si Cherry Red, na wala na yung top cut niya, nabenta na po natin. Pero ito, nagbigay siya sa akin ng apat sana tong babies, hindi tumuloy yung isa, na ipit. Ayan po, meron siyang variegation. Ayan o, nakikita nyo po ba? Ang dami pong pumupunta dito, inaabangan ito. Ayan. Tinatanong na agad, kahit hindi pa nakahiwalay sa nanay, tinatanong na yung presyo. Pero syempre, hindi po tayo magbibigay ng presyo hanggang hindi po yan established. Hanggang hindi natin na ireripat at established. Dapat ganun ang pag-out niyan. Si Cherry Red. Oh guys, paalis na daw kami. Sama lang po kayo, papunta tayo ng Batangas para makita natin ang mga halaman bougainvillea na available sa kanila. Maraming salamat po sa panunood. Inuulit ko, magbonamin para hindi po tayo mahilo sa paikot-ikot na kalsada. Bye muna. Maraming salamat sa pagsama. No stress. Just relax. Tingnan nyo ang pupuntahan natin. Ang ganda po ng view.